President Bongbong Marcos ordered the use of EDCA sites for relief operations. Marcos said the EDCA sites must be used by the Armed Forces of the Philippines to assist those affected by the storm. Currently, there are 9 EDCA sites in Palawan, Pampanga, Nueva Ecija, Cebu, Cagayan, Cagayan de Oro, and Isabela. American troops are granted access to these sites, allowing them to build facilities and preposition equipment. The AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. Yeah, so we're talking about this, the EDCA sites in itself, although ginawa ng Amerikano yan, or they rebuilt everything, in essence, it's still our property. Mm-hmm. And after yung exercises with them, maka-turn over na sa atin yan. Mm-hmm. And they've been pre-positioned in such a way na mga areas na alam natin may calamity prone or tactically sound siya for in case there is war and disaster. So yun ang mga kinonsider nila with putting up EDCA sites. Diba, we have recently sa reports, remember, naging issue sa mga Chinese citizens na nag-aaral sa Cagayan area. May EDCA sites tayo doon. And of course, alam natin, the northern area right now is being hit by the storm. So yun nga, no, dagdagan ko lang din yung sinabi mo dahil yung sa EDCA sites na yan, alam naman natin, base yan dun sa agreement natin with the United States, defense cooperation, yung mga military exercises, and of course, itong humanitarian assistance. That's right. Pwedeng, kumbaga, pakinabangan. Yung mga, especially may mga iba pang allied countries tayo na nag-express ng kanilang pagtulong dito nga sa recent na pananalasa ng Bagyong Christine. Kasi usually in EDCA sites, that will be the convergence point for any foreign assistance that may come in. Mm-hmm. Kunyari, in essence, kunyari wala kang access to the actual area na hit by calamity, then ang convergence points will be EDCA site. Pero kung kaya naman daw i-access yung actual area, pwede naman dumiretso doon. But then again, it's available at pwedeng gamitin, available. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. I was wondering ba nung mga na previous administrations, nagamit nila yan through ibig sabihin nagamit nila yan dahil din dito sa mga, kunyari, humanitarian assistance. Well, panahon ni Pinoy, di ba, he was keen on using these areas. Pero it was, hindi naman nakafocus yung pansin natin doon. But they were, tsaka yung mga very few sites lang, karamihan sa kanila nga were in the southern area of the Philippines. Mm-hmm. And if you know, konteksto lang kasi, dati walang masyadong EDCA sites on the 80s. Yes. It's because you had Subic Bay and Clark. So ang pinaka main convergence point from assistance from other countries, foreign, usually pag hindi kaya sa Philippine airports, papasok yan sa Subic o sa Clark. Pero ngayon wala na sa Subic. Hindi, wala na. Dahil nga, you have EDCA. Before the bases left. Yun ang mga convergence points ngayon. All right.